Sa lawak ng kabundukang ito na sakop ng bayan ng Altabas sa probinsya ng Aklan, ay mayroong natatanging kagandahan na nakakubli sa naturang lugar. Sa patuloy na pag-unlad ng mga kanayunan at pag-alaga ng kalikasan, ay patunay ngang mayaman ang ating lalawigan pagdating dito. Sa katunayan, sa kabila na wala pang maayos na transportasyon papunta sa lugar, ay pinupuntahan pa rin ito ng mga lokal na turista, maging ang mga taga-ibang bansa. Matatagpuan ang lugar na ito sa sityo Magabaka, Barangay Lupo sa bayan ng Altabas. Sa kasipagan at nais ng isang pamilyang ma-develop ang lugar, nagpatayo sila ng isang farm na layong gawing learning site sa mga susunod na taon. Pinangalanan itong The Green Farm dahil napapalibutan ito ng malaberdeng mga punong kahoy at mga halaman. Mula sa kalsada, ay kailangan munang maglakad ng ilang minuto bago marating ang lugar. Ayon sa may-ari na si Judy Carlos, nagsimulang itayo ang The Green Farm noong 2018 kasama ang kanyang asawa at ang lupaing ito ay minana pa umano sa kanyang mga ninuno. Ako po si Jude. Ako po ay isang auditor at data scientist by profession. Isa rin po akong farmer. Now, in 2018, kasama ko po yung aking may bahay na si Crisel, itinayo po namin yung Green Farm. Ito po ay lupa ng aming mga ninuno, around 4,200 square meter. Now, for the longest time, yung lupa po na to ay wala pong masyadong tanim. Mayroon lang po siyang mga kahoy at mga niyog, tapos madamo po siya. For the past 20 years, hindi po siya namamaximize until such time na we decided to put up the farm. Sa paglipas ng panahon, ay unti-unti na nila itong na-develop, nagtanim na sila ng iba't ibang mga prutas, pagpapatayo ng mga istruktura tulad ng A-frame house, greenhouse at palaisdaan. Ako po si Leto Suelo, lead farmer ng Green Farm. Umpisa po kami sa nagtatanim ng gulay na organic. Then dagdag kami ng mga ibang structure like fish pond. Alaga po kami ng tilapia, mga iba pang tanim, litos, alabasa, talong, pechay, mga gulay po na organic at mga fruits. Sa kabila ng kanilang mga produkto sa farm, ay nagkaroon sila ng mga inisyatibo na maglagay ng instruktura para sa mga bisita kung saan pwedeng mag-overnight stay o kaya naman magsagawa ng day tour. Ang pwedeng gawin sa kanilang farm ay ang pamimitas ng prutas at gulay, pamimingwit ng isda sa kanilang lagoon, at maligo sa kanilang swimming pool na ang tubig ay mula pa sa kabundukan. Maliban dito, may makikita ka ring mini pool sa kanilang farm. Maliban sa pagtatanim nila ng iba't ibang gulay sa kanilang organic farm, naisipan rin ng may-ari na magpatayo ng coffee shop sa tuktok ng bundok para sa mga bisita na naghahanap ng makakain at matambayan. Pinangalanan nila itong Green Cafe.
Nagsimula itong buksan noong Hunyo noong nakarang taon at kung saan ang kanilang tanim na gulay sa farm ay dito nila sineserve kung saan ginagawang juice tulad ng pipino, passion fruit, lemon at marami pa. Now, itinayo po namin itong coffee shop. Pero sa kagustuhan ko na rin, ako po ay isang coffee lover. Pangalawa, yung mga tao po na pumupunta doon sa amin, sa farm namin, naghahanap po sila ng mga kain at mainom. So doon po nabuo yung coffee shop concept namin. Sa coffee shop, we serve only those product na nakukuha rin namin sa farm. Inputs like yung aming cucumber lemonade. So yung pipino, saka yung calamansi na ginagawa namin cucumber lemonade, nakukuha namin yan sa farm. So pwede kang mamitas along the way. Pagdating mo sa farm, bago ka umakyat dun sa coffee shop namin, pwede kang mamitas ng pipino. O di kaya passion fruit. Okay, bigay mo sa amin, tapos co-convert namin siya into cucumber lemonade kung pipino siya. O di kaya passion fruit lemonade. Which is masarap na siya at healthy at mura pa. Sa ngayon ay sinisikap pa nilang maisaayos ang kanilang mga tanim sa farm. Dahil target din nilang maging agritourism ang kanilang lugar at makakandak sila ng training at seminar sa mga nais matuto sa pagtatanim ng organic na mga gulay at prutas. May target rin silang tatlong goal sa kanilang farm. Makapag-grow kami ng healthy and high quality food without using harmful chemicals. Okay. Pangalawa, we adopt the farm-to-plate concept or farm-to-table concept. Ito yung pamamaraan na baka pwede nang idiretso mismo sa consumer yung produce ng farmer without passing through middleman, storage, kung ano pang in-betweens. No? And then pangatlo, to build a smart farming community. Yung pinaka-basic na smart farming ay ganito. Na ma-instill natin sa mga magsasaka na yung farming ay hindi lang siya planting. Farming involves two parts, planting and marketing. We aim na maging avenue siya na matulungan o maging learning site siya para dun sa mga farmers natin how to conduct farming in a smartest way possible. And eventually, yung aim po namin ay ma-accredit tayo ng ATI, yung farm as agri-tourism business, and at the same time, maging learning site din siya, as what I've said, sa mga farmers natin, sa local, yung mga karatig na lugar sa aming bayan. Balak rin ni Mr. Carlos na magkaroon ng karagdagang tree houses at magkaroon ng learning activities tulad ng data analytics. Gayon din ang pagsasaayos ng kalsada kung saan nananawagan ito sa lokal na pamahalaan na matulungan silang ma-develop ang kanilang lugar. Also, as a farm, we want to put up siguro in the future yung mga additional tree houses, no? Tsaka yung mga habit houses, no? Para lang ma-accommodate namin yung mga guests namin na pumupunta. But at the same time, we want to minimize yung footprints natin. Gusto rin namin ma-preserve yung pagiging peaceful, pagiging quiet ng lugar. Kasi yun po yung isa naming product, yung ambience. Future plans namin ay makapagtayo ng additional structure to house yung mga learning activities namin, like yung kung saan pwede kami magturo ng data analytics sa mga farmers natin or sa community as a whole. Yung output po ng data analytics can help those people na nagde-decide kung kailan tatalon, kung kailan i-stop, kung kailan mag-invest, kung kailan mag-withdraw, kung kailan magbebenta, o kung kailan mag-stay. Importante po yan. No? So, isa po sa plano namin ay maturuan kahit na basic skills yung ating mga farmers para naman magkaroon sila ng takayan, ma-predict yung future prices man yan, climate man yan, or yung movements ng products na sa merkado. Longer plan namin ay makapag-build kami ng access, no, ng kalsada para maabot rin kami ng mga kababayan natin na medyo may edad na gusto rin pumunta. At dito po, sana ay kami matulungan ng ating LGU, LGU ng Altabas, para po mas ma-serve namin talaga kung ano yung objective na nilatag namin.
So, yun po yung aming request sana. Sana is bumisita sa kanilang lugar, makipag-ugnayan lamang sa kanilang Facebook page at mag-contact sa 0916-746-1020. Matatagpuan ang kanilang farm sa sityo Magabaka, Barangay Lupo sa Bayan ng Altabas. Pwede niyo po kaming ma-contact through our Facebook page, thegreenfarm.altabasaklan. Pwede niyo rin po kami makita sa Airbnb. Meron din po, Airbnb/Altabasaklan. And then, pwede niyo rin po kaming ma-contact through Google Map. Makikita niyo rin po doon yung aming farm, kasama po yung mga pictures and other details na pwede niyo contact. Sa kabila ng kalayuan ng lugar, hindi makakaila ng sakripisyo ng mga residente, ay mayroon ng magandang resulta dahil sa pag-develop at pagkaroon ng magandang inisyatibo. Kaya sa ngayon naway ang farm na ito ay magtuloy-tuloy ang pag-unlad upang mas marami pang serbisyo ang kanilang maibibigay, lalo na sa mga magsasaka na nais matuto sa tamang pamamaraan ng pagtatanim.